Hi guys, magandang araw po sa ating lahat and welcome again sa aming YouTube channel. Sa araw na ito is maglalagay po kami ng lupa dito sa 5 by 5 meter na concrete pan. Halika po, ipapakita. So ayun nga po, bago po tayo pumunta sa lalagyan po ng lupa, papakita ko muna yung ginawa po namin. Ito po yung lalagyan namin ng tubig. Yan. Ito ay kasalukuyan po kaming nag 100% dahil po kakatapos lang po namin nagtanggal ng puno ng saging. Yan. Yung puno ng saging, yun po yung tinatawag na treatment. Parang ganito po siya. Ang ginawa po namin dito is binabad po namin ng isang linggo. Pagkatapos nun, aantayin lang po nating magkaroon po ng kitikiti. At once na nagkaroon na po ng kitikiti, pwede na po siyang lagyan ng fingerlings. Yun po yung sign po na pwede na pong lagyan ng fingerlings. Mabuhay na po yung alaga nating hito doon. Yan po. 1 week po nababad ang ginawa po namin dito hanggang sa magkaroon po ng kitikiti para po sure na mabubuhay na po yung ating fingerlings. Dito naman po, ito po yung lalagyan po namin ng lupa. Nag 100% po kami dito. Ang gagawin po namin is kung napapansin nyo po yung kanal doon, yung may harang po, hanggang doon po yung taas ng lalagyan naming lupa. Kasi po, ang purpose po nyan is pag nag 100% po, yung ating lagang fingerlings is pupunta doon. Yan. Dito po pupunta lahat ang alaga nating fingerlings pag nag 100% drain po tayo. Then yung lupa naman po is andito lang. May iwan kasi meron pong harang na nakalagay. Kaya yan po yung purpose ng kanal na ginawa. Yan. Kung napapansin nyo is may mga kitikiti pong gumagalaw dyan, yan po yung sign na pwede na pong lagyan ng fingerlings. Mabuhay na po dyan yung mga hito. Dito naman po sa kabila is 5 days na pong nakababad, pero mayroon na din pong kitikiti. Yan. Ito naman po yung susunod na lalagyan po ng lupa. Yung andun po na kanal is same lang din dito. Ganon din po yung ginawa dito sa concrete pan na ito. Yan. So, andito na naman po kami guys. Dito na naman po kami ulit kukuha sa bukid. Kung napanood nyo po yung nakaraang video ko, dun ulit kami sa bukid kumuha kasi po yung lupa dito sa bukid is mas maganda. Kaysa po dun sa malapit sa bahay, di po natin alam is mamaya pinagsunugan po, hindi po natin alam na kung ano yung sinunog doon o may chemical maihalo sa lupa tapos nailagay po doon sa concrete pan, pwede pong maapektuhan yung ating lagang fingerlings. Kung nakikita nyo po yung lupa dito is maganda. Yan. Talagang pang agriculture ba. Yan po, nalagay po namin dito sa sako ngayon. Yan. At yun na nga po, tapos na po kaming kumuha ng lupa sa bukid. Kung napapansin nyo po yung kasama ko, pinapantay niya po yung banda doon kasi po mas mataas pa dito. Ang kailangan po natin gawin, yung lupa is hindi lalampas dito. Yan, para po pag nag 100% tayo, yung mga fingerlings natin pupunta lang dito sa isang lugar na to, sa parte na to. Para kung mag-sorting po tayo, pipiliin po natin yung mas malaki, mas mabilis po nating makikita. Kasi po sa mga hindi pa po nakakaalam dyan, kada isang buwan po is mag-sorting po tayo. Yun po yung ihiwalay po natin yung mas mabilis lumaki o yung tinatawag na fast grower. Kailangan po nating ihiwalay yon kasi po
Pag di po natin ginawa yon, pwede niya pong kainin yung mga mas maliit. Basta kasya po sa bunganga niya. Kaya po kailangan po maayos po yung paglalagay ng lupa. Yan. Kailangan po mas mataas dito banda. Ganun. Para po yung mga fingerlings natin is isa lang yung pupuntahan niya. And guys, napantay na po namin yung lupa. Kung napapansin nyo yung kulay puti, is yan po yung technique ng kapit para po mabilis lumaki yung ating mga fingerlings at para hindi po mamatay. Yan. Yan po yung iniingatan ng ating kapit ingredients ng lupa. Yan po. So yun lamang guys, bago po matapos itong video natin, tignan muna natin itong aming inalaga ang fingerlings. Sana po marami po kayong natutunan sa video na ito. Kung bago pa lang sa aming channel, don't forget to click subscribe button and notification bell para lagi kang updated sa susunod pa namin video.